언제나 함께 있었음 해 모든 게 다 통하니까 Feels like daydreamin' 너와 있을 땐 난 I love my life 사라지지만 나의 전부 Good morning, everyone. Captain JC Rage here, and we are at Singapore. Dumating kami dito kahapon, kagabi. Actually, kaninang madaling araw. It's about 6:30 a.m. right now. And nag-land kami dito ng mga alas 12 ng madaling araw kanina. On a deadhead, because we'll be flying later sa gabi from Singapore to Manila, pabalik. So, yun. Deadhead kami punta dito. Tapos, mamaya operating crew kami going to Manila. So, bagong lahat, mag-breakfast muna tayo. Okay, let's go. Kain muna tayo. Ito isa sa mga ano ko, sa mga pinaka inaabangan ko tuwing layover. Yung breakfast buffet. Karamihan, kapag nasa ano kami, nasa mga layover, nasa mga hotel, of course, yung breakfast. Always yan, buffet. Kaya tinatawag namin eco-tanking. Sa aeroplano, meron kami tinatawag na eco-tanking. Yung kunwari, maglalagay ka ng fuel dun sa ano mo, sa origin mo, kung saan ka nanggaling. Dadali mo na yung fuel pabalik. So, ngayon, para makatipid tayo sa pagkain, kakain tayo ng marami. Para wala na tayong pananghalian. Tapos, kaya natin hanggang mamayang hapon na. So, twice lang ako kakain. Eco tanking. Oh, I'm still having my breakfast. Si Captain JC, JC rin pangalan nun. Nandito sila ngayon for their initial training. So sila yung mga next batch. After us, sila yung next batch na umakyat from 3:20 to 3:30. So dati magkakasama kami sa 3:20. Ngayon, it's their time naman na lumipat papunta sa 3:30 dahil tapos na yung batch namin. So ganun lang talaga ang buhay. Dati, sabay-sabay din kami. na FO sa 3:20. That was about 10 years ago. Magkakasama kami na puro baguhan dito sa kumpanya. Hanggang sa yun, after 10 years, I think JC is now magi 11 years na siya sa company. So sila naman yung ano, kami naman yung aakyat sa 3:30. Ganun talagang buhay. Yan, panapanahon lang yan. It's in God's perfect timing kung ano yung para sa'yo. So kapag minsan meron kang gusto na hindi mo nakukuha, isipin mo na hindi mo pa time, tapos merong perfect time para dyan. Yan. I'm not a very religious person, pero naniniwala ako na may dahilan yung lahat ng bagay. So kung hindi mo nakuha sa una, subukan mo ulit. Yan. Ako nga 3 times ako nagsubo, kung hindi nyo alam, 3 times akong naudlot sa 3:30. Well, dahil sa pandemic, yung pinaka-reason talaga dahil sa pandemic. Kaya naudlot ng naudlot yung training namin. So, after dito, may pupuntahan tayo mamaya kasi meron akong bibilhin na malapit lang dito sa hotel namin. So, hopefully, meron yung item na gusto kong bilhin. Kain muna tayo. Ayan. Bumabalik na nga pala ako sa keto diet, guys, kasi talaga ang laki na. Kung mapapansin nyo naman, di ba? Ang laki na talaga ng tinaba ko. Nagbabaya ako nung pandemic. Wala akong ginawa, mag-isa ako sa bahay. For those of you who are new to my channel, kung hindi nyo alam, I'm Captain JC Rage. I'm an airline pilot by profession, and medyo matagal na tayong nagbablog tungkol dito sa pagiging piloto. And I think also, dun sa mga matagal nang nanonood sa atin, I know na medyo natagalan kayo dahil natagalan kayo sa kahihintay sa akin. Marami kasi akong ginawang training, kaya kinailangan ko muna mag-concentrate dun sa mga bagay na yun bago tayo mag-vlog ulit. And dun pa sa mga hindi nakakapanood pa ng mga previous vlogs ko, may mga flight vlogs tayo, pero ngayon
I think I've done enough of flight vlogs. Although magkakaroon pa rin naman tayo ng mga flight vlogs, but I want to show you guys kung ano talaga yung buhay namin. So ngayon, nandito ako sa Singapore. Medyo mamamasyal tayo ng konti mamaya siguro. Isasama ko kayo. Oo. Umulan ng pagkalakas-lakas. Okay, Topilots, tumila na yung ulan. Buti na lang. So, bago tayo pumunta dun sa mamasyal, meron kasi ditong malapit na dito sa hotel namin. Itong hotel namin kasi, Park Royal, malapit dito sa Little India. Actually, nasa gitna siya ng Little India. And dito sa Little India, shoutout kay Neo Moto. Napanood ko yung vlog niya na dito daw marami yung mga bilihan ng mga accessories sa motorsiklo. So, sakto, naghahanap ako ng ng shield para dun sa Shoei helmet ko. And dito daw mabibili. Ito yung isa sa mga advantages ng layover namin. Muntik pa ako babangga, kaka-vlog ko. Yan. Teka, tawid muna tayo. Ito yung isa sa mga advantages kapag kami nagle-layover. Kasi nakakapunta ka sa mga bansa na mura yung mga bagay. Kasi minsan sa atin, sa Pilipinas, napakamahal ng ibang bagay. Kasi nga dahil sa tax, dahil sa tong pasiguro ng mga bumibili din. Ayan, kaya minsan maganda dito na bumili. Yan, lalakarin lang natin. Nakita ko yung sa vlog nga ni Neo Moto dun sa Power Star Motor. Lalakarin lang natin papunta dun. Ayan, di ko alam kung kwan. Pero Google Maps lang tayo. Puntahan natin, di ba? Tara! Wow, biglang dumilim ulit. Mukhang uulan ulit. Pero hopefully, hindi naman umulan na malakas. Wag naman sana. Sayang yung gusto ko rin kasi maglakad-lakad kasi nga goal ko ngayon ulit talaga makapagbawas ng ng weight. And every day at least 10,000 steps yung goal ko. So for the past 5 days, yun na yung ginagawa natin. So nakaka more than 10,000 steps tayo. Hopefully ngayon dahil sa paglakad-lakad natin dito maka tayo 10,000 steps. Grabe si Kuya, naglalakad lang ng walang damit. Macho. Sana all. Yan. Dexter Road. Dexter Road. So, diretso pa daw. At umulan na nga. Let's go. Para hindi tayo mabasa ng ulan. Madali lang pala hanapin. Ito na, Power Star Motor. Sa labas lang, may mga helmets na sila. Pero sabi nila, according to Neo Moto, mura yung Shoei dito. Pero hindi tayo bibili ng hindi tayo bibili ng helmet, accessory lang. Gusto ko kasi ng tinted at saka yung pin lock sa loob, saka kung meron silang cheek pads para sa sa Shoei Glamster. 150. The complete set for what size is that? I have XL. Yeah. But I want my cheeks to be a bit tight. The cheek pads, I want it a bit tighter here. Ang bangis dito guys, kumpleto sila lahat . Mga visors, cheek pads, yung sa loob, mga foam. Kumpleto lahat. Para sa Shoei. Oh, hirap maghanap dito sa Pilipinas . So, pin lock. So, meron tayong dark smoke visor. Ayos na guys, nakabili na tayo. Yan, meron tayong loot for the day. Mga pupunta dito, dali nyo yung passport nyo para makaklaim kayo ng tax refund. Buti na lang hindi na umuulan. Yan. Balik siguro muna tayo sa hotel, iiwan ko to para hindi ko bit-bit umuulan pala. Yan. Dito na. Para hindi ko bit-bit-bit-bit habang gumagala tayo. Pero paano naman ako gagala nito kung umuulan palagi? Yung presyo nito dun sa Manila, tinignan ko, almost the same lang. May diferensya lang yata ng mga 500 pesos.
Pero kung ima-minus mo pa yung tax, at saka, ang pinaka-importante, umuulan pero pinagpapawisan ako. Pinaka-importante yung availability kasi kahit na mura dun sa atin, hindi available. Walang available na ano, yung smoke, lalo na yung dark smoke. Laging hindi siya available, eh, nauubos ka agad yata. So yun, yun ang pinaka-advantage kapag nagta-travel ka kung saan-saan. Kasi tulad dito, dami nilang ano, stocks. So makakabili ka kaagad. Kahit na almost the same yung price, minsan mura eh. Minsan talaga mga 50% off eh. Pero yun nga, minsan naman, same lang, pero available. Ganun nga sa Manila, wala naman, di ba? So, swerte pa din. Sana all may payong. Okay, habang hinihintay natin na tumila yung ulan, tingin ko naman titila na yung ulan. Tingnan muna natin itong napamili natin. So, pinlock. Mali pala ako. Masyado palang malaki yung diferensya. Kasi nabili ko siya lahat-lahat nasa 6,700. Both for the visor at saka sa pinlock. So, sa Manila, tinignan ko, merong nagbebenta doon. Yung visor pa lang is 6,900 na wala pa yung pinlock. So, ito, pumapatak na, ito 110 Singaporean dollars. So, tapos ito 50. So, ito pumapatak na sa 4,000 plus lang. Kinumpute ko, around 2,000 plus yung diferensya. Laki na diferensya pala. So, mura talaga dito. Tapos pinlock, ito, kung hindi nyo alam kung ano yung pinlock, kapag may helmet ka, tapos lalo na pag umulan sa atin, sa Pilipinas, pag humihinga ka, nagfa-fog yung visor. So, ito, nilalagay ito doon sa loob ng visor para hindi mag-fog. So, matagal ko nang hinahanap to kasi ang hirap pagmaneho kapag ka nasisilaw ka. And every time na nagsusuot ako ng, ayan, may glasses ako. Tapos kapag ka, ano, mainit ang, ano, ang panahon, nakakasilaw naman. So, kailangan natin ng, yan. Diba? Yung, ano, tinted, smoked. Ito yung dark smoke. Meron pang lighter dito, pero sinubukan ko kasi, tinignan ko sa araw, ganyan, yung matirik na araw. Pasok na pasok siya, maliwanag pa din. So, syempre, hindi mo ito pwedeng gamitin kapag kagabi, pero most of the time naman kasi, yung mga rides ko, hindi naman kasi sa gabi. Sa ano, sa nag-uumpisa ng umaga, mga alas 6, may araw na, hanggang matapos mga siguro late na yung 3 o'clock, so super late na yon. So, bihirang-bihira rin naman ako mag-ride ng gabi. So, maganda na ma-protection na natin yung mata natin. This is not a sponsored video pala, binili natin to. Yan. Kita nyo naman, binili natin. Yan. Ang sponsor lang dito, misis ko. Makita niya naman, ano naman yung mga pinabili mo? Ha? Every time na lang lalabas ka, may binibili ka, mas malaki pa yung gastos mo kaysa doon sa kinita mo. Ganun talaga yan. Pero, YOLO, diba? Ito, hindi ko nabubuksan, pero kung makikita nyo, ano, ganito siya, yung itsura niya. Yan, para siyang ano, silicone, plastic. Ilalagay mo sa may visor. So, yun lang. Sana, uy, medyo umaaraw na, oh. So, yun. Medyo umaaraw na. Hopefully, uy, mag-expose ka dito sa akin. Yan. Medyo umaaraw na. So, punta tayo dun sa mga memorable places na pinuntahan ko dati nung ako ay ano, nag-a-apply pa lang ng trabaho. Let's go! Okay, Topilots, andito tayo ngayon sa Marina Bay Sands Mall. Ayan. Kapag pumupunta kami dito sa Singapore, minsan kasama ko yung wife ko. Madalas dito kami pumunta, dito kami nag-unwind.
yun, maraming mabibili dito. Medyo may kamahalan dito, syempre, mga high-end na brands yung nandito. But the reason why I want to go here is pwede tayong maglakad-lakad na hindi tayo masusunog kasi mainit. Pero ngayon kasi maulap, so yun, pwede tayong maglakad sa labas. Kailangan ko maka at least 10,000 steps, sabi ko nga. So pwede maglakad dito, going dun sa Merlion. And on the way, meron akong isang lugar na pag napupunta ko dito, laging dinadaanan ko yun. Naaalala ko yung past ko. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Pero sa ngayon, lakad muna tayo. Wow, mainit na pala. Oh my gulay. O nga pala, dito ako na meron akong minsan nakasalubong sa airport. Sabi sa akin, Captain, yung yung salamin mo, iconic na yan, huwag mong papalitan. So, ito kasi yung favorite na ko, na salamin ko. Yung Ray-Ban Clubmaster. So, sa Ray-Ban dyan, kung gusto nyo ako sponsor, pwede rin. Pero ito talaga yung gusto kong shape kasi bagay sa shape ng mukha ko. Kasi alam mo naman yung mukha ko, chubby cheeks. So, kailangan daw kwadrado. Medyo kwadrado yung shades. This is actually my eyeglasses. And as you can see, yan, mainit sa labas. Nagtra-transition na siya kasi transition lenses yung nilagay natin. Anyway, wala naman yung sa topic. Diyan tayo galing kanina sa loob. And ito, isa sa mga pinakagusto kong places dito. Yan, yung Lotus. Ganda ng dito eh, oh. Mga Lotus. Yan, sobrang ganda, di ba? Gandang-ganda ako dito talaga. Every time na pumupunta ako dito, ito yung isa sa mga favorite na spots ko. Mas maganda kung doon tayo pupuesto. Kasi makikita niyo yung Lotus building yan. Tapos makikita niyo sa background yung Marina Bay Sands. Ayan guys, ayan na yung Art Science Museum, yung mukhang Lotus na building. Sa baba niya, puro Lotus flower. And if you can see, ayun, Marina Bay Sands. And sa likod natin, doon banda yung Merlion. Asan ba? Yun. Andun yung Merlion. Mamaya pupuntahan natin yung Merlion na yan. Lalakarin natin yan para may exercise tayo. Ganda oh! So yan, isasama ko na lang kayo since hindi ko kayo pwedeng ilibre lahat ng ticket papunta dito. Isasama ko na lang kayo sa mga videos ko. Pupunta tayo dun. Yan, tapos dadaan tayo sa bridge. Yan yung Helix Bridge. Yung mukhang DNA structure na bridge. So, siya yung nagkoconnect dun, papunta dito sa Marina Bay Sands Mall. So, dito lang yung Lotus Building. Ayan. Art Science Museum to the Helix Bridge. Sana all. Ito guys, maganda pala dito sa pwesto na to. So ito yung Helix Bridge, Marina Bay Sands, ito yung mall, yan yung Lotus, yung Art Museum. And over there, nandun yung Merlion. Tapos makikita nyo yung parang durian. Yung ba yun? Yan. Parang durian na yan. Yung parang durian na building. Yan yung Esplanade. Diyan banda yung sinasabi ko sa inyo na importanteng lugar or establishment na maikukwento ko sa inyo. Mamaya puntahan natin yun. Malayo-layo yan. Malayo-layo. Ayan. Dadaan tayo dito sa bridge na to. Doon, dire-diretso hanggang dyan. Hanggang makapunta tayo sa Merlion. Workout!
Kailangan natin. Kailangan talaga natin mag-lose ng weight. Yan. Helix Bridge, Marina Bay Sands, The Mall, Art Science Museum, Skyline, doon sa baba yung Merlion. Yan. Doon tayo pupunta. Malayo-layo pa to. Marami pala sila dito. Ay, natakot pa sila sa akin. Ayun, 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 ayun. Ayun. Yun, ngayon ko lang nalaman, may mga otters pala dito. Asa na sa'yo? Nahiya na sila. Okay, Topilots, nandito tayo ngayon sa may Esplanade, yung parang durian na ano, na building na sinasabi ko sa inyo. So, this place, this particular place, is very memorable sa akin. Kung makikita nyo tong part ng building na yan. Ngayon, iba na kasi yung restaurant na nandyan eh. Red House. Dati ang restaurant na nandyan, no signboard. Dinala ko dyan dati ng kapatid ko. 10 years ago, nawalan ako ng trabaho. Nag-resign ako sa Air Force in the hopes na makakapasok agad ako sa airlines. Pero it took me almost a year, 10 months, na wala akong trabaho. Tapos, etong Singapore, dito ako pumunta para maghanap ng trabaho. Kasi that time, ano na, manganganak na yung misis ko sa ika-third child namin, yung bunso ko, bunso namin. Oh, may kumakanta, sana hindi tayo maano copyright. Anyway, yun nga, hindi tayo inabot ng swerte kaagad. It took me almost a year bago magkaroon ng trabaho ulit. And isa sa mga naisip ko dati nung nandito na ako sa Singapore is maghanap na lang ako ng trabaho dito. So lahat ng mga establishments dito dati, nagpapasa ako ng ano dyan, ng resume. Kasi magwa-waiter na ako dito, yung dati, no signboard yung ano dito. Yun yung pangalan ng restaurant, no signboard. Isa yan sa mga inano ko. Naalala ko kasi, yung kapatid ko, pinakain ako dyan. Tapos sabi ko, pwede ako mag-apply dito. So yan, in-applyan ko yan lahat para maging waiter. Kasi yung mga nasa ganong industry dito, food and beverages, yun ang pinakamadaling pasukan. Pangalawa, yung sweldo doon, umaabot siya ng mga 30 to 40,000. So, kesa wala akong maipadala sa bahay, wala akong trabaho, kailangan ng suporta ng pamilya ko. So, yun ang ginawa ko. Pero, nalaman yun ng kapatid ko, pinauwi ako ng Pilipinas. Tapos, tinulungan niya ako na makakuha ng rating. Yung wife ko din, tinulungan ako. So, isa yan sa mga ano, drama natin sa buhay. So, kaya every time na pumupunta ko dito sa Singapore, I consider this my second home, second country. Marami pa akong mga ano, dito ko nilabas yung mga frustrations ko dati. Mali yata yung ano ko, mali yata yung decision ko na mag-resign sa trabaho, na wala pa akong trabaho na sigurado na papasukan, parang gamble sa akin. So yun. Lahat tayo sa buhay, may kanya-kanya tayong laban sa buhay. Pero importante, lumalaban tayo. Kasi kung hindi tayo lalaban, eh di wala na, di ba? Yung opportunity, malapit daw yan sa mga tao na masipag. Hindi ko naman, I'm not carrying myself na inaano ko sa inyo na ako ay masipag na tao. Pero kailangan ko lumaban eh, kasi may pamilya ako eh. So, yung opportunity, malapit yan dun sa taong masipag, taong matyaga. Kasi kung gusto mo magkatrabaho pero nasa bahay ka lang, ayaw mong kumilos, ayaw mong mag-apply, paano ka magkatrabaho, di ba? Sinong tatanggap sa'yo? Yun. Kaya masyadong, every time I come here, medyo emotional ako palagi. Lalo na pag nakikita ko itong corner na to, dyan dati yung no signboard eh. Naalala ko dati. Kaso close na nung nag-pandemic yata, nag-close na yung no signboard. Kaya iba na yung nandyan. Anyway, kailangan pa natin pumunta doon sa Merlion. Ayun yung Merlion, no? Yan. Hindi ko alam kung ito yung right view. Basta nandyan banda yung Merlion. Yan. Talakarin pa natin yun. So, let's go! Parang durian. Okay.
tayo dun sa lugar kung saan maraming tao ang nakanganga. Literal, makikita nyo mamaya kung ano ibig ko sabihin. Basta, mahilig sila dito ng mga. Okay guys, nabanggit ko sa inyo kanina yung sabi ko pag pumupunta ako dito, medyo nagiging emotional ako. Kasi nung time na that was 10 years ago na nawalan ako ng trabaho, ang reason bakit umalis ako sa trabaho ko dati sa Air Force, ngayon ko lang isi-share sa inyo to, is yung nanay ko kasi na stroke. So pangalawang beses niya na ma-stroke, tapos ako yung panganay, tapos yung kapatid ko na babae nag-aaral pa. So although yung isang kapatid ko na dito naka-base sa Singapore, dalawa kami nagtutulungan. Pero that time, syempre, nandito siya sa Singapore, ako nasa Pilipinas. So alam naman natin kung magkano lang yung sweldo ng sundalo sa Pilipinas, hindi rin naman gano'ng kalaki. So kailangan ko maghanap ng ibang trabaho talaga para makatulong sa pamilya ko. And yun nga yung naisip ko na, ano, na paraan. Ang problema, nung umalis na ako ng trabaho, buntis pa yung misis ko noon sa pangatlong anak namin, sa bunso namin. So, ano, nawalan ako ng trabaho for 10 months. Wala akong maibigay sa pamilya ko, wala akong maibigay doon sa parents ko. So, nandito ako, naghahanap ako ng trabaho. Kaya naisip ko, grabe, yun yung pinaka lowest point ko sa ano, sa buhay ko. Yung kumbaga yun yung kung meron pang ano mas lower dun sa point na yun, sana hindi na dumating. Kasi mahirap talaga, mahirap mawalan ng trabaho. Hindi naman ako galing sa mayamang pamilya, so mahirap mawalan ng trabaho na may sinusuportahan ka. Kaya naging emotional talaga ako. Every time na I come here, nagiging emotional ako. Yun. So, pero ngayon, nandito na tayo. May mga blessings tayo sa buhay. Kaya kailangan i-share natin yung blessings at saka i-appreciate natin kung ano yung meron tayo ngayon. Di ba? Yeah. Here's to the good days. Here's to the sorrow. This is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Wow, ang init guys. Sumilong muna tayo dito sa ilalim ng mga trees. Kasi ang init talaga. I only have 2,000 steps to go para makompleto ko yung 10,000. Pero syempre minimum natin yun. And I think I have to walk going back doon sa Marina Bay Sands. Doon. So, I think kailangan natin bumalik doon para at least maka 10,000 steps ako. Siguro pagdating natin doon, nasa mga 15,000 steps na tayo. Pero mamaya na, kapag medyo bumaba na yung araw, masyadong mainit. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it's lakad-lakad na ulit tayo. At medyo mailim dito. Tsaka medyo bumababa na yung araw, kaya lakad-lakad ulit tayo. Doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then puti pa sila. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. Medyo palubog na yung araw, mataas pa naman kasi mga ano pa lang eh 4. Pero pagpunta natin doon, magta-taxi na ako pauwi sa hotel, tapos matutulog, tapos gising mamayang alas 10 ng gabi para sa flight natin. Mga alauna pa naman yung flight namin. So there's still plenty of time to rest. Oh, ganda talaga dito. Ah, wala masyadong tao, no?
Kaya hindi ako masyadong nahihiyang mag-vlog. I was your first love and you were my first one. Chase all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road, yeah. Realize, hindi pa ako gutom. Medyo busog pa ako. Kaya tubig na lang binili ko. Ang init kasi kanina. Sige guys, uwi na muna tayo. Balik tayo sa hotel. At may trabaho pa tayo mamayang madaling araw. Hello, Topilots. Yan, hindi ko na napakita sa inyo. Pero, eto kalipad ko si Charles. Andito na kami sa Manila. Yan, day 114. Yan, yan si Charles. Pare. Manila. Manila. Kung hindi nyo ano dati, kalipad ko si Charles sa 320, ngayon dito na kami sa ano, 330. Patok. Yan, medyo mabigat yung nose nung aeroplano ngayon kasi pareho kaming mga ano eh, mga heavyweight. Joke lang. Anyway, yung papunta namin dito, maulap, sobrang ulap, pero pagdating dito sa Manila eh okay naman, di ba? Charles, good boys flying ba? Good boys flying. Diba? Wala kang ginawa kagabi ah? Wala. Anyway, guys, maraming salamat. Yan. Sa susunod, uwi muna tayo. Sige, Charles. Thank you. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and